Welcome back guys. So for today's vlog, magpapalit tayo ng air filter ng Mitsubishi Adventure natin. Ito yung luma. So ganito na siya kaitim. Saka nagpe-penetrate na sa loob yung brand nga pala ng filter natin, ito, Filter Pro. Nagamitin nga pala natin langis ngayon is ito, Primula. So natanggal ko na yung stock filter. Ayan. Sasabay ko na rin kasi yung change oil. Natanggal ko na yung oil filter. Then pakita ko lang sa inyo yung luma tsaka yung bago. Ito yung luma. So ganito na siya kaitim. Saka nagpe-penetrate na sa loob yung dumi. Ayan. Makikita nyo naman kung quality na ba. Although puti pa yan, pero meron na mga nagpe-penetrate na itim. Sabang yung dumi na. Ito naman yung status ng brand yun na filter. Yan, maputi. Maputi yung labas. Yan, nakita nyo yung difference. Yung brand nga pala ng filter natin, ito, Filter Pro. So yan, nilinis ko na rin yung mga plastic, yung mga intake. Hindi ko na napakita kung paano natin lang guys, so mamaya na lang pakita natin kung paano ibabalik. So ngayon, linisin natin yung engine bay using our shampoo. Pakita lang guys, yung sa huling change oil kasi natin nag-install tayo ng oil catch can. Then, ito yung resulta niya ngayon. Konting punas lang ng basahan with diesel. Manipis lang, konti lang yung dumi. Yan, makita niya naman maputi pa. So, kahit tingnan natin yung loob niya. Medyo malinis pa. Hindi ko pa nalinis yung loob niya, pero yan na yung itsura niya. Nakita pa yung bakal. So, wala masyadong contamination ng oil. So, sunod natin gawin dyan is lalagay na natin yung oil filter kasi ito pas na tayo mag-drain. Tapos, tatakpan na natin yung drain plug ng oil. Tapos, install na natin to bago nating air filter. Gamitin nga pala natin langis ngayon is ito, Primula. Same lang din siya nung ginamit natin nung last time, yung Delugold na 1540 din yung kanyang viscosity. Ito yung dati. Tinry ko to kasi may promo siya na buy 5 free 1. Pero parang pumapatak din siya na same price dito yan. Bigyan lang natin ng oil tong thread tsaka yung gasket niya.
install na natin ito, guys. Untight lang yung gamit natin. Hindi natin ginagamitan ng tools. Ang close nito is clockwise. So, naka-ready na yung mga takip ng ating intake. At itong pinaka plastic turbine. Pakita natin kung paano ikakabit. So, ang replacement ng air filter, pwede na yun after 2 interval ng change oil or pagitan, 2 to 3. Siguro around 14. Kung 7,000 kayo nagpapalit, pwede na yung 14 or pwede na rin yung masyado matagal yung 21. Pero kung mga 6,000 or 5,000 lang kayo nagpapalit, pwede yung pangatlong interval. So, depende sa change oil nyo rin. Usually, pag semi-synthetic kasi gamit ko, 5,000. Pinaka-max na yung 6,000. Hindi ko siya pinapaabot ng 7. So, ayan guys, ang kabit nito. Ganito. Pasok yung pinaka-body nitong filter dito sa kanal. Kasi ito yung dito papasok yung passage ng air. Kung makikita nyo to, yung butas ng air, dito yan papasok. Then para madidistribute nyo ng maayos yung hangin, kaya nandito yung parang mga pins. Tapos ang pagkabit ko naman dito guys, sabay nakakabit na to dito. Ni-slide na lang. So, pagka-install nito sa intake, i-slide na lang siya. Slide lang. Tatandaan nyo lang lagi guys, itong marking na up na to, lagi nyo siyang itatapat dito sa kanal pag kinabit nyo siya, pag in-slide nyo. Nakapwesto na to. So guys, sa ganitong oil, 6 liters, ang ginagamit ko lang kasi dito maximum sa 4D56 is 5 liters lang yung ginagamit ko. Maglalagay man ako ng additive or hindi, 5 liters lang na engine oil. So sa ganitong galon, wala siyang marking. Wala siyang marking kung ilan na yung nakukonsume ko. So ang gagawin natin dito, kuha tayo ng basyo na 1 liter. Magsasalin muna tayo. So guys, first time natin gumamit ng Rimula at yung sa Delo Gold na sobrang linaw or medyo golden yung oil nila. Dito guys is medyo maitim. Anyway,
Try natin. So nabawasan na natin ng 1 liter. Yan. So yung 5 liters natin, sakto siya dun sa pangalawang markings. Try kong start yung makina. So yun guys, tapos na yung change oil natin at replacement ng air filter, no? Sana nagustuhan nyo yung video natin and see you on our next vlog. Thank you.